Naglunsad ng Community Outreach Program sa Sityo Kamansi, Barangay Banglay, Lagunglong, Misamis Oriental. Sa pangunguna ng mga PNP personnel na pinamumunuan ni Police Colonel Gonzalo C. Villamor Jr., ang Provincial Director ng Misor Police Provincial Office, in collaboration sa 58th Infantry de Malulupig Battalion Philippine Army, kasama ang pribadong organisasyon na nagbibigay din ng tulong maliban sa PNP, na may suporta ng mga barangay officials at iba pang donors. Aktibidad kung saan nakatanggap ang mga residente ng bigas, dilatang pagkain, noodles, hygiene kit at bitamina kasama ang mga gamot. Nakatanggap din ng mga gamit pang eskwela ang mga bata. Nabigyan naman ang sityo ng karagdagang 10 solar lights kung saan sinimulan agad ang installation. Nagpapasalamat ang mga residente sa pagbisita ng Misor PPO kasama ang 58IB kung saan tinawid nila ang dalawang ilog gamit ang isang lubid na ayon pa sa isang residente, isang ilog na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang 13 taong gulang na anak na papunta sa paaralan noong Enero 12, 2023. Nagpahayag ng kahilingan ang mga pinuno ng barangay kabilang ang mga residente na mabigyan sila ng tulay, kasama ang kalsada na siya anyang pangunahing kailangan ng lugar. Kalsadang nilakad ng mga bisita ng mahigit kumulang 2 oras para marating ang sityo. Hinimok ni Police Colonel Villamor ang mga residente na dumulog sa gobyerno kung sila ay may problema, lalo pat ang lugar ay isang geographically isolated and disadvantaged area. So we can consider this area na bumalik na sa government control. So ngayon kita para ipakita para ma-sustain na to ang atong gains diri o pakita sa mga katawhan nga seryoso ang gobyerno sa para pagdawat kanila para paghatag og mga serbisyo, mga ayuda o mga kung sa pa ilang mga kinahanglan nga usay para dili sila matawag nga gipabayaan na sila. Programa na naglalayong mapanatili ang katiwasayan at kapayapaan sa lalawigan na may kaugnayan sa CPNP Peace and Security Framework na tinaguri ang malasakit kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran. Matatandaan na noong Hulyo 2, 2021, nabigyan ng water system ang lugar na hanggang ngayon ay malaking tulong sa mga residente. Narating pa ang dako gamit ang 4x4 na sasakyan. Ngunit ngayon ay hindi na marating ng sasakyan ang lugar dahil may 10 area na nagkaroon ng landslide dahil sa sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Laura Pubadura, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.